Hello, kumusta po kayo mga ka-DIY? At welcome to our channel uli. At ngayon po, pag-usapan natin yung tungkol sa body filler. Marami nag-PPM sa akin about sa body filler. Paano ba yung tama paggamit? Kadalasan nag-pipain sila kasi nga hindi nila alam yung tamang paggagamit, no? Kadalasan nagiging issue dyan, kaya yung iba umiiwas paggamit nito kasi yung pagliliha, maunat daw, which is totoo naman yun, matigas. At pagka naghalo sila, hindi pa nila na ipapahid, eh matigas na agad. No? Ano ba ang tamang paggamit? Paano ba paggamit nito? Ang body filler? Ano ba siya dapat hindi kagad matigas? Okay? So, bago po tayo bago po ipaliwanag sa inyo, sa mga hindi naka-subscribe sa ating channel, subscribe po kayo at hit the notification bell at, para maging updated kayo sa mga video na i-post natin. Like and share na rin po, then comment po kayo kung ano po yung gusto ninyong gawan ko ng video para po sa inyo, para makatulong sa inyong projects. Okay? So, ang body filler po ay consisting ng isang putty at ng isang hardener. Ito po yung hardener niya, yung pula. No? At ito naman yung ginagamit po ng body filler. No? Glasurit po ang kanyang brand. Kadalasan, ang alam natin na body filler is yung nabibili natin over the counter. Hindi ko na po babanggitin yung product dahil alam ko naman na alam niyo kung ano yung binibili ninyong body filler. Pero kadalasan, mas mahal yun kumpara dito. No? Disclaimer lang din po, hindi ako endorser ng product na to. So, medyo pricey yun kumpara dito sa pinakita ko sa inyo. So, number one kasi nagiging problema dyan ay ang pagmamasilya po kasi is a kind of skill. Kailangan mo matutunan kung paano magmasilya, kung paano ba ang proper way ng pagpapahid, at kung paano ang paghawak ng ang tamang paghawak ng aleta. Kadalasan kasi hindi natin napapansin pag tayo gumawak ng paleta, hindi natin alam kung eskwalado nga ba o hindi. Dapat bago po tayo magmasilya, check natin kung pantay ba siya. Dapat po walang makikitang gap, no? Dapat po talaga diretso. No? Pang sa ganun, pag nagpahid tayo ay diretso rin siya. Kasi kapag once na medyo ang paleta is may pabilog na ng konting ganun, kadalasan ang pabilog na yan, nagiging cost yan ng kumakapal. Kumakapal lang kumakapal hanggang sa mahirapan ka ng lihain yan. So, may mga paleta po na iba-ibang sizes. Ito pong paleta na ganito, ito po yung mga pang beginner. Yung beginner po to, at yung mga mas malalapad, ito yung mga pang sanayan talaga sa matagalang pagmamasilya. Yung tawagin is pagbabatak, hindi po yung batak na bato. So, meron niya mga medium size, mas maliliit, sumunod dito. So, at ang prefer ko kadalasan kapag body filler is yung isa medyo matigas, yung isa medyo malambot. Okay? So, ano bang kailangan natin para makapagmasilya tayo ng tama? Number one dyan ay kailangan mo yan ng syempre yung body filler mo, yung primer mo. Epoxy primer ang kadalas ang ginagamit ko kasi for a better adhesion, yun nga sinasabi ko. Pangalawa, pangatlo, yung kailangan mo dyan ng lacquer cleaner, no? Upang sa ganun, siya yung yan ang ilalagay mo mismo rito sa ito, bubuhos mo yan dyan, upang sa ganun, lumambot siya. At sa ganun, ma-maintain mo yung hardness, hindi siya kagad ganun titigas. Unless na, kasi may oras yan eh. Mostly yan, 2 to 3 minutes or 5 minutes, itigas agad yan. Depende. Depende sa hardener kung gaano karami yung
na ilagay mo. Okay? So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano paggamit ng body part.